Good evening po. Good evening. Ako po si James Diadem from Product Operations. No, na ilan na nag-start na? Ano, lima na yung gawain natin every day. Yes. Nasa biyaya po ng Panginoon, hanggat makakaya ko po, matin po ako dun sa limang yun. Yung panglima po is the so we. Man. We got to po namin kayo na makasama namin kayo. Yung nakikita nyo dun sa group chat natin na nakikita niyo yung mga pictures. Kaya ako po yung naatasan na magpakilala dito sa speaker. Hindi po kami masyado close. Pastor ko po siya. We started with Son. Sa Son po kami unang nagkita. Pero before that, studyante ko po siya sa college. Nagturo po ako ng college. Naging studyante ko po siya sa mga computer subjects. Then after that, nakita po kami ng Son ng 2012. Nandun na po ako, pumasok po siya ng Son. Uy, ito pa rin. Kita po kami. And I'm praying. Pray na po ako na magkaroon kami ng Bible study. Kasi ayoko na nang usapan na walang kwenta pag tuwing lunchtime. No, walang pinupuntahan yung usapan namin. No, kundi na-number kami ng mga babae na tumataan. 10, 7, 5. No, ulit-ulit na ganun ang pag-usapan namin. Biyaya ko na po nang dumating. Pastor is, nag-start po kami ng Bible study na we need to ganito yung matapos sa Son. Then, nakilala ka po siya, no? Estudyante. Then, magkasama po kami sa work. No? Tapos, nagsasabi na rin po siya na gusto niya mag-pastor. No? Tinatawag siya ng Panginoon. Sabi ko, matindi ang gagawin mo dyan. No? Hindi basta-basta yan. Papasukin mo dyan, parang may pera ka ba? Yung ano dyan, yung usapan. Tapos, di, sabi ko sa kanya, as we go to the Bible study, nakikita ko sa salita ng Panginoon na nire-ready siya ng Panginoon doon. Sabi ko, bro, pag nag-start ka ng pastoring, kasama ako sa'yo. Nananalangin na rin ako, tama po itong video ko, as pa kami doon sa church namin. Eventually, nagpaalam po ako doon sa pastor namin that we are going to start our church in San Mateo. Yun po yung history namin, no? Ngayon po siya po yung namin. 1 year na kami noong August sa biyaya ng Panginoon, no? Then we are simply continuing to God's call, no? Mahirap. Dalawang pamilya pa lang po kami doon, pero sa biyaya ng Panginoon, true soul winning, naniniwala po kami na dadagdag lang kami ng Panginoon. Sa magpapatuloy lang. Hindi ko na po papatanggalin. Hindi ko po to speech. Tatawagin ko na po ang aming pastor, Pastor A. Sambo. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po yung kinakabahan nung sinabi niya sa akin ni Brother Alex. Ang gusto winning ako mag-isa doon sa Vegas. Bigla nagte-text sa akin si Brother James. Sound effect. Okay. Matibay ito ba na? Pag nag-face ako, pinupokpo ko eh. Okay lang. So, may dala po kayong Bibles. Kahit sa cellphone, away na po yan. Pakibuksan na lang po, tayo po tayo lahat. Saglit lang po ito. May iba ko yung bus ko, magpapark pa. Ito po tayo sa 1 Corinthians 15. Ating text po, no? Ay, ang ating team ay Unstoppable Grace. Basahin po natin dito sa umpisa sa 55. Sabay-sabay na lang po tayo. Kaso, may King James ba kayo? Hindi tayo pwede magbasa pala ng sabay-sabay, no? Sige, ako na lang. Sino may King James? Ayan, sige, lakasan na lang po. Sige, ha? Ready? Verse 55, 1 Corinthians 15, 55 hanggang 58 po. Ready, go. Oh, death, where is thy sting? Sige po, pakilakas. Steadfast and immovable, always in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain in the Lord.
Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Let's pray, Panginoon. Salamat sa pagkakataong Panginoon na ako po yung makapagsalita dito. Kami ay makikilig yung salita, Panginoon, mag-aaral at ma-challenge, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, sa isang gabitin niyo po ang inyong likod, Lord, na hindi naman gagalingan talaga, hindi talaga. At ang inyong salita, Panginoon, may kamapangyarihan kung ito'y mapapuklama, Panginoon, ng may buong katotohan ng katapatan. So we pray na kayo pong mangyari sa amin ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Makakupo na po tayo. So, maikling ano lang po kasi bukod sa kinakabahan ako kung para ang alam ko po kasi may ibang tao. Talaga may sound effects, no? Gusto ko yan, gusto ko yan. Okay, para ang alam ko po kasi kahit ako pag ako yung nakikinig dyan, so maganda nung may konting background. So kami na pinakilala ko ni Brother James. Yun na nga po yun. At bago pa po yun, ako po'y Catholic for 20 years. Okay? And then, regular church goer naman, kahit paano. Pero dumating po sa buhay namin kasi mabait naman po yung pamilya ko. Yung daddy ko ay masipag naman po. Siya po yung nag-repair ng mga refrigerator aircon. Baka pwede niyo pong i-refer. Pati kuya ko ngayon, ano na. So, masipag po, nakita ko yung sa daddy ko yung masipag. Pero dumating po sa buhay namin, mga grade, ano po ako nun? Mga grade ako nun? Hindi. Mga grade 5. Pero nagkaroon po kami ng kaso, binunggo po kami ng kotse, ganyan. So, kitang-kita mo na, ito po yung kotse, ito po kami. Ganyan po, basag yung dalawang headlight ng kotse kami, walang basag yung headlight namin kasi binunggo kami sa gitna eh, dito. So, matagal po ang kasuhan pala pag ganyan. Minsan nakikinig ko po yung nanay ko, daddy ko, iiyakan sila, nung babayad natin. Kami po yung kinabla. Okay? Makita niyo yun? So, bandang huli po, natalo kami sa kaso. At dumating pa nga sa point na siyempre, wala namang babayad, yung daddy ko. At tinapatawag, ayaw niya nang pumunta. Anong gagawin natin dyan? Talo tayo, parang ganun. Dumating po sa point na pinuntahan naman siya ng police. Andun po ako dun sa nag-repair lang kami ng repair ko, electric pan. Tapos kinuha po siya dun. Ito may paliwanag yung naramdaman ko po kasi nung kabataan ko, ang alam ko lang, magsipag ka, maging maayos kang tao, parang napoproject mo na magiging maayos ang buhay mo. Yun naman ang usual. Pero nung nangyari sa amin, yung medyo nagising ako, nagtanong ako sa buhay ko, totoo ba ang Diyos? Ano nangyayari dito? May katuwiran ba? May katotohanan ba? Medyo matagal po yung bago ako na-save. Na-save ako ng doon ako sa college. May nag-share sa akin doon. Madami actually. Tapos nakailang tanggap din ako sa Panginoon. Okay? Ulit-ulit kasi di ko naiintindihan. Tapos may nagpaliwanag na sa akin. And then nag-pray po ako. Sabi ng nag-disciple sa akin. Galing po siya sa isang Pentecostal church na nag-split. Okay? Pentecostal split. Pero may tama naman konti sa salvation, yung basics, okay. So, NIV ang Bible nila. Pero sabi niya sa akin, hanggang ngayon, kaibigan ko yun, sabi niya sa akin, mag-pray ka kung saan ka mapuntang church. So, nag-pray po ako, sineryoso ko kasi alam ko, seryosong bagay ito eh. Tapos, medyo dumaan po mga ilang buwan at nakilala ko yung, nakapunta po sa church din nila. So, medyo hindi ko nagustuhan yung music kasi parang ano eh, mahilig pa ako sa rock and roll dati nung high school ako. Anyway, parang nag-rock and roll sila to, parang sabi ko parang di tama to. Anyway, tapos napunta ako sa Baptist po, yung misis ko po kasi, yung dati kong girlfriend, naging misis ko na ngayon. Doon ako dinala sa Baptist. So medyo hindi ako na-impress kasi sigaw na sigaw yung pastor. Okay, hindi ko na-appreciate, parang galit eh. Pero nung matagal lang po ako doon, na-appreciate ko kasi ang preaching pala ay hindi speech. Ang preaching pala na salita ng Diyos ay hindi pakiyot. No? Hindi yung kukunin mo yung loob ng tao, kapakit ka dyan, alamin mo kayong anong gusto nila at ipoproject mo yung anong gusto nila. Okay? Kaya as an introduction po, medyo kilala naman ako yung Brother Alex, di ko alam bakit ako dito. So, umaasa po ako ng, ito lang po nga pangako, hindi ako magaling magsalita, pero yung mairinig niyo po ngayon, katotohanan. Buong katotohanan na walang compromise. Okay? So, yung, matagal ko rin pong wala si Brother Alex, at alam niyo yun, lagi ko sinasabi sa kanya, pinag-pray ko siya,
dahil nakikita ko sa buhay niya ay napakasigasig niya at mahal niya ang Panginoon. At nakita ko siya kung paano siya naglumago. Okay. Kaya hindi ko maano, lagi kong siya naisip minsan kahit no, nagigising ako sa madaling araw eh. Father Alex, pray mo siya. Totoo lang po, at saka action, medyo na-push niya rin ako eh. Na mag-mature. Kasi nga yung kasigasigan niya. So, kaya mag-umpisa po tayo ngayon sa hulihan. Okay? Si Brother Alex daw pumili nito. 1 Corinthians 15:58 is very common and very famous verse. Why? Kasi nga, parang ganito, nakikita ko yung Brother Alex, gusto niya ma-encourage kayo po. No? Gagasto sila dito, pambihis sa kanakin. Social na social kayo pa, parang nagulat ako din. I mean, bagay, mga executive kayo. Salamat po doon sa mga nagano, no? Pero, nasa na ba ako? Yan. Sikat na sikat ang verse na to dahil, ano yun, yung part doon ay yung gusto nga parating ng ni Brother Alex, no? At sa, I believe, sa mga katuwang niya dito, yung ang mga mananampalataya ay hindi, sabi dyan, unmovable. Hindi lang yun. Ano muna sabi dyan? My beloved brethren, be ye steadfast. Sinabi steadfast, hindi basta mag-iayanig. Sinabing fast, mahigpit. Pag sinabing stead, parang steady, di ba? So, pag steadfast, yan ay hindi na yayanig. Okay? Unmovable, always abounding in the work of the... Ano ba yung work of the Lord? Ito ba yung party-party? Sosyalan? Social club? Kung saan yung mga tao ay i-attract mo sa magandang environment, tapos magpapapogi ka doon, tapos parang businessman, naisipin mo kung ano yung pagkakitaan mo, ganun ba yun? So, hindi po yun ang work of the Lord. Yung sabi kanina ni Brother James, natutunan nga ni Brother Alex yun, at natutunan ko rin po yung soul winning, yung po ang the work of the Lord. Kaligtasan ng bawat kaluluwa. Ganun ang kwento kanina eh. Marami po sa mga churches ngayon, magbibidaya, natapos na yung buong service, okay? Anong binida? Yung programa namin, okay? Yung pagpapala ng Panginoon. Ginamit yung pagpapala, yung Panginoon, yung pangalan ng Panginoon, pero... Huwag ka. Kung meron kang konting discernment, you get out of the building, anong na ano mo, ang galing talaga ni God, ang galing ni Pastor, ang galing ni businessman kapatid. Are you getting my drift? Okay. So, hindi po galit. Ako po ay taong wala. Pero medyo, ewan ko, hindi pa kayo nakapakinig ng Baptist preaching, ito po yung sample. Okay. So, yun po ang work of the Lord. Hindi siya pwedeng bastusin. Hindi mo siya pwedeng ipagkaiba sa iba. Tama ba yun? Hindi mo siya pwedeng pagkamalan sa iba. Kung nalala niyo yung anong kahapon lang sa service, ang Panginoong Jesus, nung panahon nila, meron na rin mga religious leaders na established na. Amen? Alam niyo yun, di ba? Pharisees, Sadducees, kahit nasa under Roman rule sila, established yung mga yan. Sila yung ginagala, magsalita yan. Huy, sige, yun sinabi nyo eh. Si Father, si Rabbi, okay? Pero dumating ang Panginoon, eh, medyo na ano sila, nayanig. Amen? Alala nyo ba yung nagbabasa kayo ng Bible? Iba eh. Gusto ko yung sinabi ni Ate, ano kanina eh? Ate April. Ano basa mo sa Revelation? Sis. Totoo po yun. Alam nyo ba yung mga taong nagbabasa, mga Kristiyanong totoong nagbabasa ng Bible? Okay? 2/3 siguro ng Bible, puro negative. Puro negative yan. Kaya hindi ako komportable sa isang church na puro sweetness and life. Ang tawag namin dyan, mga liberal church, mga fan center. Sorry po kung ano. Consider nyo lang. I hope and pray, yung sabi kanina, andito ako ngayon, I believe, gusto ang panalangin namin sa church kagahapon, tsaka nung sinabihan ng Brother Alex, Wednesday night, ang pira, anong gustong gawin ni Brother Alex dito? Ako yun. Either wala sila nakikita ng ano. Kasi alam niya ako, hindi naman ang maniningil. Hindi naman dapat, no? So, ako yun dito eh. So, I believe itong nasa puso, nasa isip ni Brother Alex, na pagpalain kayo ng Diyos. Sa totoong manner, sa totoong paraan, yung tipong hindi kayo, ano, talagang may establish kayo sa pananampalataya. Kasi Bible, ngayong gabi, yun ang pag-aaralan natin. At bakit ako nag-umpisa sa huli? Kasi nga po, yun pong sikat. Okay, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy. Diba? Magpatuloy lang kayo, magpatuloy. Ako po ay nasa church na ng taon ako nun.
Baptized ako 21 years old. So medyo late na rin po, no? Pero lumabas ako magpastora about after 17 and a half years. So basically, alam ko yung mga, tas nanonood pa ako sa YouTube. Basically, I want to know the will of God. I want to know what is out there. At hindi nabanggit ng iba yung ano eh. Sa introduction, maiyay po akong tao kahit hindi halata ngayon. Okay, tanong nyo kay, ano, Brother Barks. Okay. So ngayon lang po, dahil naintindihan ko nung natayin ako sa church, patuloy-patuloy, nakikinig lang ako dyan. Hindi pala yung salita ng Diyos na basta-basta lang eh. Kahit nahihiya ako, kahit ayokong magpastor noon, dahil napakarami kong excuse, di ako magaling magsalita. Kung napansin nyo na, I'm sure napansin nyo na. Mga executive po kayo, alam nyo yung magsalitang makakatch ka agad. Diba? Wow, anong English niya, anong ibig sabihin nung mag-google nga. Hindi po tayo ganun eh. Dahil I believe, ganun din ang Panginoon. Amen? So kaya so yung pa rin ang message natin, don't worry. Okay? Kasi maganda yon, ang mga kapatiran ay magpatuloy. Pero ito yung minsan kasi nakakalimutan natin. Sa Bible, alam niyo yung gusto kong ano, sabi ko nga kay Brother James, ano kayang gawin nga sa pangalan ng church natin? Context Bible Church. Eh, di ba yun? Context Baptist. Kasi sa, kung maintindihan natin, ibig sabihin ng context na you will be saved from a lot of trouble. Okay, nagsabi yung context, yung, for example, ito yung text na to, bakit niya nasabi at paano niya nasabi na dapat tayo magpatuloy, na hindi tayo mayayanig. Okay? Kasi yung pretext nito, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Mabilis lang po. So, binigyan lang ako ng 20 minutes. No? So, mabilis lang po. Sa first verse 1, sinasabi po dyan, no? Pwede nyo po sundan para alam yung bigay nyo nito. Hindi ako nag-invento lang. Sinasabi ko. Sa verse 1, sinasabi dyan, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand, sa to which also, by which also you were saved. Nakinig niyo po ba yon? Sinong ligtas na dito? Yung pala nakalimutan ko. Sino sigurado sa langit pupunta pag namatay? Huwag naman. Mga bata pa kayo, sigurado. Walang hiya. Ay, sorry. Mga, hindi alam niyo talaga sa langit kayo pupunta. Okay, sino yung hindi? Be honest. Okay, siyempre, nahiya ka yan. Mali yung tanong ko. Dapat na. Ayun. So, pwede bang matiyak ang kaligtasan? No, eh nasabi ko kasi may maraming church services, mag-umpisa yan, matapos na yan, hindi man lang nabanggit ang kaligtasan. Ang tawag nila sa mga Kristiyano, mga disciples, mga ano pa yung mga tawag sa atin? Mga kapatid, followers. Pero napansin niyo, hindi ginagamit yung save. Marami, pansinin niyo yan. Ngayon kung napansin niyo yun, something's wrong. Okay? Sa Bible, ang tawag sa atin bukod sa saints, Christians, actually dalawang beses nga lang Christians, di ba? Servant, okay? Pero specially saved. Ligtas. Hindi ka sa impyerno pupunta, sa langit ka pupunta, hindi na, yabang yun naman. Amaya, makikita natin yung katotohanan ng kaligtasan, okay? So, sabi dyan, di ba, tinanggap niyo yung preach ko sa inyo, yung gospel, at kayo, dun nga kayo nakatayo ngayon. Tinitingnan niyo po ba? Kaya sabi diyan, kayo ay mga ligtas. By which, okay, sa pamagitan ng gospel, doon kayo naligtas. Okay, hindi nyo kailangan maglingkod hanggang habang buhay, tapos at the end of your life, di mo pala sigurado kung ligtas ka. Okay, pag nag-soul winning kami, 95% of the time, or even more, ganun ang tao. Paano ka maliligtas? Gumawa po ng mabuti, iwasan ng kasalanan, mag-pray, magsimba, magpa-member, magpa-baptize. Okay, kaya naintindihan niyo po ba yung kahalagaan ng soul winning ngayon? No? Again, alam ko hindi niyo nahalata, mahihiyain ako. Mahihiyain po ako talaga. Hindi ko alam paano mahihiyain po. Hindi na alam kasi ito ako, 'di ba? Maniwala po, ang hirap ng pupuntahan, wala lapit ang isang tao. Hindi po. Hindi mo kilala, tapos sa pala yung pagdamatay ka rin. So, parang mahirap, 'di ba? Pero nung naintindihan ko po yung gospel na again, anytime pwede tayong mamatay, tapos babasahin ko yung mga pinakamaraming literature sa labas ngayon, yung mga na hindi naniniwala sa ganun. Okay? Tsaka pinapervert yung gospel. So, bilisan ko lang po. Sa 3 and 4, ano po yung summary ng gospel? Ano yung summary ng gospel? Ano yun? The burial, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Yung sinabi, dineclare ko sa inyo na pinaniwalaan nyo naman at yun, ano yung diniliver niya. First of all, that
that Christ died for our sins according to the scripture and was buried, sa verse 4, that he rose again the third day. Bakit importante yun? Sabi sa Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, thou shalt be saved. Okay, manampalataya ka pero ipahayag mo yun. Ikaw ay maliligtas. Napakadali naman nun. Eh, ganun po ang Panginoon eh. Parang isang regalo ang kaligtasan. Okay, very stark contrast sa mga pinuturo ng iba. Kailangan mo relasyon. Okay naman yun. Pero paano nga magkakaroon ng relasyon ng anak sa ama? Diba? Sabi sa John 1:12, but as many as receive him, gave him power to become the sons of God. Okay, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Okay, I love this crowd. You're doing a great job, bud. Amen. Okay, isa-isa nga unang kasinungalingan. Lahat ng tao anak ng Diyos. Mali. Amen. Ngayon sa Bible, pag nagbabasa ka, anak ng demonyo. Anak ni Aaron, anak ng demonyo. Anak Samuel, anak ng demonyo. Si Judas, anak ng demonyo. Okay, hindi lahat anak ng Diyos. Kung lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo sa langit. Amen. Kasi nasabi dyan, kung paniniwalaan mo sa Kristo ay namatay para sa kasalanan mo, siya ay nilibing, ibig sabihin talagang patay siya. Okay, hindi siya namatay lang, nahimatay. Nilibing eh. Okay? At siya naman ay muling nabuhay, tatlong araw, tatlong gabi siya sa impyerno. Amen? May hindi naniniwala dyan kahit yun ang sinabi sa Bible. Pero binuhay siya ng muli ng Diyos. Yan ang gospel. Yan ang summary. And then next is... pansin nyo dito, ang ginawa ni Paul is, hindi lang siya nag-preach, hindi lang siya nagturo. Pinaaalala niya sa kanila, ito yung tinuro ko sa inyo, kaya kayo naligtas. So, anong lesson sa akin doon? So, as you go along with Bible study, okay ang Bible study, pero dapat mahamon kayo lagi. Nasa kamay ng mga leader nyo. Kaya ngayon, chinachallenge ko dito yung mga leader. Yung mga pinagsasabi ko po dito, hindi tayo magkikita after nito siguro, wag naman. No? Pero wala kayong pananagutan sa akin, pananagutan kayo sa Diyos. Kung iti-take nyo yun, na hindi kayo po sosyalan dito, brother, kapatid, ganyan, kapapawagin ka lang pala, baka may hinging ka pa bomb. Hindi ako nagbibintang, hindi ko kailala lahat. Pero yung pag ang kalooban ng Diyos, tinutupad mo sa buhay mo, minsan may mga kasagasaan ka. Amen? Kaya, napansin nyo dito ngayon, merong opposition sa doctrine. Pag ikaw yung naglilingkod sa Diyos, asahan mo na may opposition. Okay? Narinig kayong maraming preaching, alam niyo na yun, di ba? Nehemiah lagi, sino pa yung mga kalaban dyan? Si Paul, Jesus, Peter. Okay. Sabi niya dito, verse 12, sabi dito ay, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say you, okay, ba't may nagsasabi sa inyo, some among you that there is no resurrection from the dead? Very basic sa kanila, even in the Old Testament, na meron, nakasabi sa Daniel, there shall be a resurrection unto life, some unto life, everlasting life, and some to everlasting condemnation. Malinaw yun. So, sikat na sikat ang Book of Daniel, di ba? Pero yung mga Sadducees, ay hindi naniniwala doon. Ano nangyari? So, ayun yung next na hamon ko sa inyo po, mga taga Smart PLDT, i-watch nyo yung false doctrine. Hindi ko pwedeng sabihin nga, hindi wala yan, basta magmahalan lang tayo, eh nagmahalan din sila natin, bakit may Huda sila? Tama ba? So dito, hindi kami naniniwala sa resurrection, tapos na yan. Kaya kung makikita nyo yung tono ni Paul dito, galit siya po. Merong ganong tono. And then, bilisan ko na lang sa 9 and 10, sabi dyan, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God, but by the grace of God, I am what I am. And by His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. So, anong gusto kong point dito? Pag ikaw naman ay lingkod ng Diyos ngayon, okay, kanina, makikita mo yung opposition. Pag lingkod ka ng Diyos, expect mo ng opposition niya. Nabanggit ko na kanina. Pero, ang isa sa mga ginawa ni Paul ay dinipensa niya yung apostleship niya. E punta natin yung kasi sabihin, go! Sa amin lalo, di ba? Si Brother Yaw. Yan, di ba? Sa amin mga Baptist, ganyan. Tinawag ka pa talaga ng Diyos, mga ganun, di ba? Talagang kukusi sa amin, ganyan eh. And I like that. Ako, gusto ko yun kasi nga, kami-kami, dahil independent ang Baptist, talaga minsan tirahan. Pero maganda doon, healthy, di ba? Di ba, tama ba yun? Sino mga professional dito? Karamihan po kayo, di ba? Mga teachers, sino ba ang mga professional dito? Lahat tayo halos. So what we do, pag may ginawa na yung colleague mo na bad,
Ba't ganyan ginawa mo, di ba? Libran, okay. Sir, ma'am, bakit ganyan ginagawa, parang mali, okay? Normal lang yun sa mga professional, amen? Kaya hindi kayo dapat ma-offend, pero depensahan mo. Kung lingkod ka ng Diyos, makita mo lingkod ka ng Diyos, okay? Hindi yung galit ka pag in-examine ka, okay? Yan lang po yun. So, si Paul ay hindi galit. Medyo galit siya kasi may mga loko-loko eh. Pero dinepensa niya, okay? Dinepensa niya yung doctrine, in-expect niya opposition. And then, yung details dun, yung dalawa lang ang resurrection. Okay, ilan ang resurrection? Okay, marami nagtuturo na 7 raptures. Okay, medyo advanced to. Kalokohan po yun. Pinasabi ba dyan sa verse? Alimutan ko tuloy. Nakita niyo po ba? Hanapin niyo. Ayan, sa 20. Sabi dyan, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that's left. Si Jesus Christ ang unang nabuhay sa mga patay at hindi na namatay muli. Puntahan, siya lang una. Ngayon, mayroon pa bang katulad niya? Wala pa. Okay? Si Mary. Uy, ama siya ng ano? Nanay siya ng Diyos. Hindi. Okay. So, si Mary ay makasalanan din. Katulad natin, siya po ay I believe nasa langit. Pero hindi pa siya nare-resurrect to die no more. Okay? Sabay-sabay po tayo dyan sa first resurrection. Okay? Sa 21, for sins by man come death. Oh, wait. Advance natin. Okay. Sa 23, but every man in his own order. Okay? Christ, the first fruit, afterward they that are Christ at his coming. Sa Tagalog, ang Panginoon ang unang nabuhay sa mga patay. Sino yung na next sa mga rapture? According dyan. Brother Nico, sino? Sino? They that are Christ at his coming. Yung mga na kay Kristo, mga ligtas. Pero ay dumating ang Panginoon ngayon, sa palay ko hindi pa naman. Ay dumating siya ngayon. Mararapture tayo, amen? Pamilya na ba? Darating siya, yun ang pangako niya. Okay? Kukunin niya tayo lahat. Okay, yun ang unang resurrection. At ang next ay, nasa na ba ako? 24, then come at the end. Okay? So yun yung merong second resurrection according to Revelation 20. Okay, so ba't sinasabi yun? Kasi nga po, isa mga nauuso ngayon pag medyo advance-advance na sa Bible, yung mga nagtuturo na sa inyo, ano na, sinusunod na yung mga komentary. Kahit wala na sa Bible, nasabihin nila, ganito ang mangyayari. Anytime, darating ang Panginoon, di ba? Ilang beses na nakinig yan. I'm sure marami. Dahil yan ang prevalent doctrine, pero hindi po yung totoo. Sabi ng Panginoon, maunay Antichrist, saka lang mapahirapan, tribulation, then saka rapture, saka sabay ang pagdating ng Panginoon, saka God's wrath. Okay, tandaan nyo lang yan, hindi ko na elaborate yan. So, sinasabi ko lang po, kabilang sa pagdepensa ng katotohanan, ng iyong apostleship, ng iyong mga paigiligod ng Diyos, depensa mo yung doctrine. Okay? At kasama rin siyempre doon, may mga kalabang ka. Okay? Masabi dyan sa verse kanina, tsaka tingnan natin sa verse 35 and 36. Nantok na po ba kayo? Ayan nyo yan. Labanan nyo. Amen? Be steadfast, unmovable. Okay, sabi dyan, awake! Oh. Awake to righteousness and sin. Sa 36 tayo. Sa 35, sorry. Sabi dyan, but some man will say, okay, may opposition. How are the dead raised up and with what body do they come? So, kung nagbabasa lang po kayo dito, parang nagtatanong lang siya, di ba? Pero parang galit na si Paul sa 36. Sabi niya dyan, thou fool! Okay? Mangmang ka! Ano? Itong si Paul talaga, ano pala ito eh? May attitude problem eh. Ano ba ito? War freak? Hindi po. Kasi kung iintindi niyo po yung context, kinakalaban nga po yung aral. So, ang next point ko po is defend against railing. Okay, alam niyo po yung railing? Uso yan sa mga debate. Kaya ako hindi nakipag-debate. Okay, dinidepensa ko yung salita ng Diyos, pero pag umusapan na dyan, okay, ano tayo dito, may mic ka, may microphone ako, I'm not interested. Wala, sabi sa King James Bible, ang debate is one of the dapat ating iwasan. Okay? So, ano yung sinasabi dyan? The fool thou, that which thou sowest is not quickened except it die. And actually,
Dinescribe niya nga dyan yung anong katawan natin ngayon, atong panglupa. Ito ay hindi ganito rin i-raise up. Medyo, anong po, no? Medyo advanced. Pero basically, sabi lang, kailangan mamatay ka muna. Pag ikaw yung resurrect, hindi na ganyan ang katawan mo. Okay, spiritual body na yan, hindi spirit lang, hindi lang soul. Glorified body, pinaghalo na ngayon yung katawan at yung kaluluwa. Okay? So, anong gusto nito? Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, kailangan mong gawin niya. Sabihin ng iba, abayaan mo na siya, mali yung doktrina niya eh. Minsan okay yun, lalo na pag hindi ka rin nakahanda, di ba? Na magdepensa kasi mapapaya ka eh. Pero pag ikaw handang-handa na, alam mo, no, sa Facebook po, medyo, again, di ako mapalaway. Pero kung gusto niyo akong i-friend, i-friend niyo ako. Pero minsan napansin niyo iba, ba't nang kaaway ka na naman? Eh sabihin pa naman ng Panginoon ng Panginoong Jesus, hindi pangalan niya Jesus. Paano kung di mabuisit doon? Yun ang sinasabi, di ba? Pamilya po ba kayo sa mga ganang kulto? Ang pangalan ni Jesus ay hindi Jesus. Kasi Hebrew siya, Hebrew ang sinulat ang New Testament sa Hebrew. May niwala ba kayo doon? Medyo, hindi pa naman advanced siya, pero sinulat po ang New Testament sa Greek. Dahil yun ang common language sa kanila, sinulat siya sa Corinthian, okay? Greek city. So, sa gusto nila, Yeshua. Okay? Ma-encounter niyo yan. Hindi yan basta-basta. Lahat ng alam kong kulto nang galing sa Judaism at lahat ay kinopya nila. Pansinin nyo, lahat ng kulto, ano kailangan kulto? Sige, mag-name drop na kayo. Sino mula sa loob? Ako na mag-name drop. Brother Alex, favorite quote. Jehovah. Yan ang gusto ko, Brother Alex. Doon siya galing. Ganun siya. Hindi siya ano eh. Nakawala na siya doon eh. Nainiwalan Jehovah si Jesus Christ, maliit na Diyos o hindi Diyos? Hindi Diyos. Father lang. Okay. Ano pang kalokohan ng Jehovah? Napakarami yan. Nakalimutan ko tuloy. Hindi ka... 144,000 lang yung aakit sa langit. Sila hindi. Maliit. Medyo advanced siya pero mga Israelite yun. Ano pa yung gusto ko? Yung hindi sila mapunta sa langit. Okay, dito lang daw sila sa lupa. Okay, paano ka din magagalit? Nung ikaw tagapagturo, nag-labor ka, magturo, inaral mo to, tapos mag-gather ka ng ganitong tao, patuturuan sila ng tama, tapos may ibang magtuturo, marami silang pera, okay, mag-gather sila, tapos pati sa Facebook, mag-boost pa sila doon. Bakit siya? Magaling siguro magturo to kasi siya, si Apostol, ganyan. Ay, buisit ka po eh. Ewan ko, nakukuha niyo yung drift ko. Kaya ginawa ni Paul, nilabanan niya. Okay? You read your Bible and observe niyo kung sino si Paul, kung sino si Peter. Okay, ano sinabi ni Peter? Nung una pa lang, siya yung una nag-preach eh, di ba? Namatay ang Panginoon. Okay, takot na takot sila, pero nung sila in-empower ng Holy Ghost, ano, naglaba sila, nag-tang sila. Okay, hindi yung tongues na alam ng iba. Ha? Ang tongues sa Bible ay language, hindi tralala sa kusong magba. Okay? So, nung nag-preach si Paul, ano sinabi ni Peter? Sorry. Kayo ang sumatay, pumatay, pinatay niyo salita ng ang, pinatay niyo ang anak ng Diyos. Ganyan ang mag-preach si Peter. Ngayon ang mga preacher ngayon, alam niyo ba, ang Greek, diba? Kukunin niya kayo sa kunwari, matalino siya, hindi naman siya mag-Greek. Nakaka-relate ba? So, medyo nasagasaan ko po kayo, maniwala po kayo sana kung di na tayo mag-meet, at least narinig niyo yung mga katotohanan nito. Amen? He defends against railing. Pag sinabi pong railing, isang kasalanan sa Bible, yung railing, minsan hindi tayo pamilyar dyan, alam niyo railing. Pag sinabi pong railing, ito yung mga klase ng tao na sinasabi mo, ito yung totoo, okay, tapos sasagutin ka ng pabalang. It doesn't matter, hindi ka na pinakinggan. Hindi ba sinabi mo ganyan? Hindi ko sinabi yan. Ibig sabihin, basically, hindi mo na siya kayang pakiusapan, mag-rasod sa kanya, kasi railer. Isa yan sa mga kasalanan na tinatrayot-away sa church. Nag-ano lang, nag-pilosop. Hindi po, iba yung railer. Pag sinabing railer, railing accusation, hindi mo na masabi ang tama yan, hindi na nakikinig yan. Okay? So, if you are a man of God, if you are a servant of God, kung hindi ka pa handa, sige, take your time. Pero darating yung panahon, at least yung mga pastor na malakas ang loob na kinakalaban itong mga railer, mga ano, at least wag mo naman siya, ay si pastor, ano naman, ayoko na dyan.
When in fact, nakita mo yung lingkod ng Diyos sa Bible. Kung binabasa, yan ang preaching. Yan ang ministry nila. Kasama yon. Hindi pwedeng hindi kasama yon. Ay, huwag na natin banggitin yung mga kulto. Huwag mo, ang sensitive yan. Huwag mo sabi yung pop. Kasi parang nililabel. Paano mo alaman ng tao na mali yung hindi mo nililabel? Amen? Nakita niyo na, galit tayo na siya. Okay, so dito naman tayo sa medyo sweetness and life. Okay. So, tapos na tayo dun sa medyo hard. Na paglingkod ka pala ng Diyos, medyo matindi ang pagdadaanan mo. Anyway, kaya dito ngayon, ito yung pretext sa ating team na paano ka magiging steadfast, paano ka magiging unmovable. Hindi mo pwede pigiin, pwede mo pigiin yan. Pwede masubukan, pero ano nangyari? Diba? Basta meron kang kilalang, kala mo napakalakas na na Kristiyano, bandang huli. Okay, mga ladies, ilagay kayo yung ano dyan. Di attend ng attend, ganda na sir, ganda pala ng visit yung music ha. Kala akong nasa langit, kanina. Di ba yun yung mga forma ng mga modest na babae, di ba? Tapos meron kasi kami dun, pagbata ang Kristiyano, nakita mo, di ba, dati ang ayos, tapos makikita mo, ay, nasa na si sister ganyan, ayun. Diba? Hindi na naging unmovable, hindi na naging steadfast. Bakit? Kasi pinepeke mo lang eh. Tapos yung pastor naman, supposedly, nakita niya yung kahinaan ng church, nakita niya yung kahinaan ng kapatid, anong ginawa dito? Nagpapogi lang. Ang importante, maraming tao, ang importante, maraming magbibigay. Importante, walang kamagalit sa kanya kasi hindi lalaki ang church. Kasi pag managalit siya, naalis, ganyan. Tama ba? So, yung ating treatise, yung kaligtasan na sinasabi niya, sigurado yun. Kung paano ang Diyos, si Jesus ay nabuhay, sigurado yun. Even now, walang makapagpasinungaling dyan. Alam niyo po ba yun? Sana naniwala kayo sa Panginoon, hindi dahil sa ano, kay sister. Ang bait kasi ni sister eh. Tsaka pag pumupunta ako sa fellowship, may pagkain masarap. Hindi sana ganun. Amen? Andito ka ngayon, dahil gusto mo makilala ng gusto ng Panginoon, kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay mo, at hindi ka matatapos ng 5 years, ng 6 years, dahil napagod ka na makipagplastikan, at kala mo lahat ng tao plastic, pati yung nag-preach, kala mo lang yun, patunayan mong, ano, baka nga, no? Pero huwag kang magbintang, kasi hindi ka lumago, kasi pinepeke mo itong mga bagay. Amen? So yun yung pretext, alam mo, na sigurado ang kaligtasan, okay, nilalabanan natin yung kamalian. Okay, may mga totoong lingkod ng Diyos. Amen? Hindi, lahat dyan, pera-pera lang yan. Eh, subukan mo. Wag mo, at least, wag kang, don't give yourself the liberty to just accuse somebody. Kasi meron po mga tunay. Praise the Lord. Amen? Meron pa rin naman. Kaya yun ang mga, isa sa mga inakatakotan ko dati, paano ko mag-share ng salita ng Diyos? Yan ang unang ito, bubungad sa'yo. Eh, lahat dyan, pege. Eh, nakuha ko yung sagot doon. Tatay, nung Wednesday, si tatay, nakalimutan ko na. Sabi niya, ayaw niya eh. Bakit ba? Kasi lahat po peke yan eh. Ibig sabihin po ba nang may peke, lahat ba peke na? Pag may nakita kayong perang peke, ibig sabihin lahat ng pera peke. Ah, syempre, hindi. Kaya nga may peke, kasi may totoo. At yung mga namemeke, ginukuha nila yung value ng katotohanan, kasi mahirap, kunwari, pera, hindi mo basta ma-earn. Gagawa lang peke. Mag-print ako, yung value ng 1,000, print ko lang, value ng mababa lang, di ba? So, hindi ibig sabihin lagi may peke. Amen? Sana, ma-overcome na natin yan. At kung i-accuse tayo ng ganun, well, obviously, hindi ko kaya patunayan yung sarili ko ng isang araw sa isang speech. Tapusin na natin to. So, ngayon, yun ang ano, ang context natin, ang pretext, I mean. Sabi sa 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin and the strength of the law and the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So ano yung victory ng Panginoon? Na tayo ay mayaman. Ano ba yun? Tayo ay may kalaban tayo sa politika. Ngayon tayo na sikat. Victory! Ano ba yun? Kaya number one sila dati, ngayon tayo na yung number one. Go smart! Oh, ganun. Yung ba yung victory? 10 years pa lang ako, siya 50 years na. Ngayon ako na manager siya, staff ko. Victory ba yun?
In a way, di ba? Pero yung victory ng Panginoon, no? Ang victory ng Panginoon, sinasabi ito, na naligtas ka. Kasi sabi ng Panginoon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul, and what shall he give in exchange for his soul? Yun ang victory natin. Kung ligtas ka ngayon, wala ka dapat ng security. Alam niyo ba yun? Doon minsan pumapasok yan, pero alalahanin mo. Sa lahat ng preaching yun lagi, kaligtasan. Sana, actually, yun sa mga prayer ko dito, huwag kayong makontento sa preaching. At least, nagtagal kayo din ng 10 years, ang preaching lagi, sweetness and life. Tapos, ligtas ba to? Maniwala kayo, dahil tinatanong minsan, ilang taong ka na umati sa ganyan church? Ah, 5 years na ako, but eh, talaga may ano eh, no? Pero sigurado ka namang sa langit ka pupunta, eh, wala naman nakakasigurado eh. Mga pare, ganun. Amen? Kasi hindi, sila, hindi sa kanila na-preach yung totoo, in-assume-assume lang nila. Pati sa mga nakaka-frustrate sa buhay at nakaka... Ano pa yung isang term sa frustrate? Nakakapahiya, disappointed. Diba? May expectation ang ganito, hindi naman pala totoo. Kaya, hindi ka maiging immovable pag ganun. Okay? Hindi ka maiging immovable kung insecure ka sa kaligtasan mo. Hindi ka anak ng Diyos. Ah, siguro, pag ano, nakailang years na ako maglingkod, hindi po. Regalo yan na dapat mong tanggapin. At maligtas ka, pwede po yun. Then last. So, yun na po yung ating, doon tayo nag-umpisa sa ating verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, yun po ang ating, dahil tayo is secured, ang ating pananampalataya, ang ating future sa langit, at ang Panginoon na nagbabackup sa atin, nagtuturo sa atin. Ilang years man yung pagdanasan mo dyan, magiging Kristiyano na mahirap. Backup mo ang Panginoon. Sabi dyan, huwag ka nang huminto. Ano nga gawin mo? Ah, hinto ako. Ay, sandali lang pala. Ibaligtas na ako, di na ako maglilingkod. Mali na naman. Dyan na naman na ano, confuse yung iba. Kaya nga tayo, lalo tayo dapat maglingkod. Ano sabihin niyo? Kasi nga, para pakita natin sa Diyos na mahal mo siya. Para, ito, bigyan ko yung pinaka-motivation. Bakit tayo maglilingkod? Dapat. Una, ligtas ka na. Pwede kang magtamad. Hindi rin po. Kasi yung sinasabi ng Panginoon, yung kinakalituhan ng iba, yung rewards. Kaya nalilito iba, kaya kasi nalang maglingkod. So, sabi ng Panginoon, re-reward niya ako pag ako yung nag... Hindi kaligtasan niyo, rewards. Okay, naitindihan niyo ba yun? For example, tayo lahat dito, kunwari lang, tayo taga-smart, kunwari, BNDT. Lahat tayo masipag. Okay? So, lahat tayo ay empleyado. Ibig sabihin ba nun, pare-pareho tayo ng sweldo? Bakit ganun? Unfair. Dapat komunista tayo. Hindi ganun, di ba? Kasi yung iba masipag. Iba madiskarte, iba tapat. Iba mapagkakatiwalaan. Iba bago santa lang, gusto ng ano, maging boss, di ba? So iba-iba tayo. So sa langit, ganun din po. Hindi po komunista sa langit. Again, isa-isa mga kasinungaling ano, tayo pantay-pantay lang sa harapan ng Diyos. Sa kaligtasan, totoo yun. Pero outside of kaligtasan, hindi na. Yung isa, sabi sa Bible, mas maraming reward. Yung isa, mas maraming reward. Yung isa, mas konti. Kasi hindi tayo pare. Pero ngayon, bakit tayo maging unmovable? At always abounding in the Lord. Sabihin, wala na akong pera, tapos mag-contribute pa tayo sa fellowship na to. Ano ba yan? Okay, soul winning na naman tayo. Always abounding, parang lagi ka meron. Kung ano lang yan. Okay? Sino po yan? Ngayon po, sino po yung di paligtas dito? Hindi paligtas na gusto umamin. Okay. Wala na tayong time. So, ito pa yung gusto ko lang message sa inyo. Lumapit kayo sa mga leader nyo dito. Yun ang tanong nyo. Posible ba yung pwede akong maligtas? Kailangan mo po mga salamat.